Hit! Surrender, surrender! On l'ordre! Game over! Maestro, pakiayos naman to. May mga lisensya ba ito? Sasabit ba naman kita? Possess and carry. Ano bang gagawin dito? Yan, ano? Papalitan ng bomber sights. Sama ng trigger, ha? O, edi sama mo na. Ayusin mo na rin yung trigger. O, itong isa. Ah, yan, ano? Satin finish. Maganda lalabas ito. Good. Kailan mo kailangan? As soon as possible. Ador, lumabas naman tayo. For all time's sake. Okay? Oo ba? O, Pete, kumusta ang gun store mo? Mabenta ba? Okay naman. Normal ang benta. Alam mo naman ang mga tao ngayon eh. Mahilig sa... Sige, basta tawagan mo ako. At mag-happy-happy tayo. Arigla na. Bilang kalsada. Sorry po. Kung meron kayong wangwang, meron din ako. Apo. Merienda na muna po kayo, ah. Sige, dyan muna yan at inaapura ko ito. Ano po bang diferensya niyan? Wala naman. Iisa sa ating finish at yung isa, papalitan ng bomber sight at lalambutan ng trigger. Mga bata, andyan na ba? Wala pa po, eh. O pagdating, ikaw na bahala sa kanila. Bigyan mo na merienda. Sige po. Yay! Gusto na siya, no? Kanina po ba kayo? Opo, lo. Oras yun na daw po pala para matulog. Kaya, lolo, magpahinga na kayo. Para lumakas ang katawan niyo. Oo nga, lo. Matulog na kayo. Yun ang ginagawa ko kung hindi kayo dumating. Binulabog niyo ako para kayo isang reko ang bubuyog. JG, huwag mong pakikialaman yan. Akin yan, akin yan. Lolo, bakit po ang daming guns dito? Yan ang trabaho ko, Piwi. Yung mga sirang baril, kinukumpuni ko. Pero, lo, guns are used to kill people.
No, JJ. Yung mga baril na ginagawa ko are used to protect people, not kill. Bang! 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 Yung pagkikil naman yan! Karen, don't touch my guns! Diyan, isa ka pa! Ay, naku, mga bata kayo. Come on, come on! Come on, come on! Doon sa bahay, sa bahay! Huwag na kayong babalik dito! Sa bahay, lahat! Saan yung dalawang 45 dito? JJ? I don't know. Ito po, Lo. Ito po, Lo. Naku, pati kayong dalawa. Labas, labas, labas. Huwag na babalik dito. Sige, ang kukulit mo. Hi. Opa, ito pa dalawa. Pamela, alam ko na. Anong palagay niyo dito? Bahay ampunan? Oh, honey. Kumusta na po kayo, pa? Okay pa naman. Pero hanggang hindi niyo tinitigilan ang kamang-manufacture ng bata, suko na ako. Pa naman eh. Matatabunan ako ng mga apo. Positive ang asset namin. Identified na ang apat na holdupper na siyang tumira ng armored man kanina umaga. O, tignan ninyo. Alam nyo, sinabi na sa akin ni Major ang tungkol dyan. Marami na raw talagang kaso ang grupong yan eh. Ang masama pa, mabibigat ang mga padrino. Kaya, kung di sila abot sa korte, huwag na natin paabuti ng matagal ang buhay ng mga yan. Alam nyo na ba kung nasaan ang mga taong yan? Tungkol sa bagay na yan, meron na ako impormasyon. O ano pa hinihintay natin? Ipamaster na natin sa mga bata. Teka muna. Sigurado na ba tayo? Baka mali ang target natin. Kailan ba tayo nagkamali? Ha? Yan ay laging may unang pagkakataon. Ayokong mangyari yon. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Hindi problema yan, Pete. Di dating gawin. Pagbutohan natin. Major. Mayor. Ikaw, Rolly. Ano pa? Di itong ba? Attorney. Di death na rin. Ano yan, Pete? Di na pala kailangan ng boto natin. Bay. Yan ang desisyon na nakararami. Pwede pa ba akong kumontra? Well, I guess this means happy days are here again. Maestro. Oh, kinagabi kayo ah. Magpa-firing pa ba kayo niyan? Eh, maraming trabaho sa kalsada eh. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon. May lakad pa nga ho kami mamayang gabi. O, kumusta si Major? Mabuti naman ho. Oh, kayo naman. Ah, sige. O, sige, mauna kami sa inyo. Sige ah. Sige, sir. Kanina pa kayo hinihintay ng hangin diyan. Mon. Palabinuto si Maestro talaga ho. Bigyan mo ng target paper yung tatlo. Ito, Maestro. Aba, maliit ito. Hos, yung laki ng banig. Si Maestro talaga. Joke lang, joke. O, Tol, pakidaliwa mo. Yes, sir. Dali mo na. Hinihintay tayo ng hangin, ha? Nandito na mga bata. Daanan na lamang ninyo ang mahaba sa safe house. Pagbutihin ninyo ang trabaho. Tandaan nyo lang, wala kayong iiwanang nakatayo.
Wala. Sige lang na kayo. Tingnan mo nga naman, Major. Dalawang taon na ang gang club natin. Marami na rin tayong kriminal na nasintensyahan. Pero bakit ganun? Hanggang ngayon nagtatago pa tayo sa dilim. Eh dapat nga tayong sabitan nila ng medalya. Dahil yung hindi nila kayang gawin, ginagawa natin. Ang masakit dito pag nalaman nila ang totoo. Hindi malayang ang bagsak natin ay si Leletriga. Talaga yatang ganun, Major. Mahirap magpakabayani sa panahong ito. Tinatagay ba, Amir? Laba ka pa? Eh, huwag po. Ito na po. Sige. Oh, ano to? Sumuko eh. Mukhang mabait naman eh. Mabait ba? Sige na. Sige na! Maestro! Maestro! Ay, si Maestro! Magandang gabi sa inyo. Maestro! Magandang gabi ho. Ah, kumusta kayo? Maestro! Maestro! Uy, tisoy! Puti mo na! Tama ka! Si Paring Iking. Andun mo! Ano? Oh, kumusta tatlong higante? Mabuti naman po. Isa pa buwan na siyan! Okay. Ay, loko! Halika, punta natin. Tara. Ano naman? Paring Iking. Ay, mga bata! Sige, pwede ka na kayo. Sige na. Tara. Hang out si pare. Handa na pala pare. Oh, ikaw ba itong huli eh. Pare, ang tagal mo na kaming hindi sinisipot. Akala namin, nakalimutan mo na kami. Maari ba naman yun? Pare, hindi ko lang alam kung saan kayo lupalop nandoon. Nako, kamontik lang magtampo sa iyo itong mga kumag na ito. Pati ako. Ako rin. Hanggang ngayon ba hindi pa kayo naniniwala na kayo ang pangalawang pamilya ko? Totoo yan, Paring Iking. Maestro, eh yung masikmura mo lang yung pagmumukha nitong mga kasama ko. Sapat na. Tingnan mo itong mata pobreng ito. Ay, nakakalimutan ni Sally ang pagmumukha niya.
Eh, itingnan mo baba. Parang gugura na niyo. May ba ako parang Iking? Kumusta na pala ang negosyo? Okay naman. Kaya lang eh, dito ako namumroblema eh. Ang pagiging taong gubat nito. Ayaw nang kagatin yung pagkain niya ng buhay na manok. Kaya naisip ko na palitan na ito eh. Gawin kong isang magandang babae ang kakain ng buhay na manok. Iyan ang gimmick, pare. Isang magandang babae na kumakain ng buhay na manok. Singgan na ni Carmina. Si Maestro talaga, binibiro niyo na naman ako. O tisuy! Hmm? Nakarugby ba ang puwit mo riyan? Paupuin mo! Ay, sorry. Thank you. Maestro, magtatagal ba kayo dito? Hanggang bukas lang siguro. Marami akong ginagawa sa Maynila eh. Tikman nyo nga pala itong manok. Akong nagluto niyan. Manok na naman! Tanga! Ay. Hindi ka pwedeng kumain yan. Oo. Hindi ka matutunawan dahil luto yan. Oo. Ginawa mo namang orkin ang mukha ko. Oh, pasalubo ko sa iyo. Ano to? Buko pie. Halika, magkape muna tayo. Alam ko kung saan ka nang galing. Dun sa mga kaibigan mo sa Periana, no? Nasaan na ba sila ngayon? Nasa Laguna. Matagal ko na kasi silang hindi nadadalaw. Tatampo na sa akin. Oh, upo ka na. Believe talaga ako sa'yo. Kahit anong klaseng tao, kaya mong pakisamahan. Tama ka. Nagtataka nga iba dyan kung paano ko sila pinagtatsagaan. Ano bang sikreto mo, Maestro? Sekreto? Hindi ko sila pinagtatsagaan. Masaya ako pagkasama ko sila. Kahit ang iba sa kanila ay hindi mukhang tao. Pero sila ang totoong tao. Kung ikukumpara dun sa ibang kakilala natin? Aba, natututo ka na, Diane, ha? Gusto ko yan. Nagtataka lang ako, ba't parating dito ka tumutuloy kapag nanggagaling ka sa kaibigan mo sa Periyahan? Hindi mo alam? Para makakita naman ako ng magandang tanawin. Pero hindi yung magagandang bulaklak na yan, ha? Kundi yung magandang nag-aalaga ng mga bulaklak. Hmm? Thanks for the compliment. And for that, you deserve a prize. Hmm. Thank you. Alam mo, Diane, kung naging rosa ang pangalan mo, a rose from a rose. Pero ngayon, a rose from Diane. Mas maganda. Oh, your coffee. Thank you. Oh. Siya nga pala, tumawag si Jerry. Tuloy daw yung lakad natin kasama si Carla. Okay. Jerry! Tingnan mo yung boyfriend mo, Carla. Aya nang aya mag-double leg dito sa disco. Pero ayaw sumayaw. Ayan. Laklak na alak. Pabayaan mo na yun. Basta tayo, enjoy tayo. Okay na yun, di ba? Kahit na parehong kaliwang pa ako? Maestro, hindi naman halata eh. Nadadala naman ang body movement. Ano tinatawag na? Dan Fra. Anong Dan Fra? Dance ng mga praning? Hindi. Dance of the Frogs. Sayaw ng mga palaka. Sige, time out muna ako. Pagod na ako eh. O, iwan muna ako kay Maestro. Nakapagod. Oh, yan. Mukhang ikaw yata ang unang sumurrender doon sa labanan ninyo.
Hindi pa sayo ko pang marathon eh. Alam mo, believe talaga ako dyan kay Maestro. Parang di tumatanda. No, 90 na yan, pero ang tibay pa. Hindi naman ha. I'm not joking diyan. Ano pa lang yata eh. Sumpak pa lang ang baril. Hindi pa na-invento yung Colt 45. Nagre-repair na ng baril yan eh. Good evening, boss. Alam mo, maestro, lapit na talaga akong mag-sela sa'yo. Oh, bakit naman? Sipin mo, sasayaw ka lang doon. Hingila mo ba itong kasama ko? Correction, Jerry. Ako ang hinila. Uy! Mas lalo pala akong dapat mag-selo sa'yo eh. Mali pa rin. Jerry, pag inabot mo ang edad ko, guwapo ka pa rin. Tulad nito. Malayo nang narating mo. At malalaman mo na ang matandang kabay ay lapitin ang sariwang damo. Ayan, ayan, ayan. Nalunod na ang bibi. Okay. Okay. Bastos ka! Hindi mo tinitingnan ang nilalang nakaharan mo, ah! Ako, bastos, ha? Eto, bastos! Tama na yan! Ano ba? Taon mo ako! Ang kulit mo! Ayoko! Sigala yata yun, ah! Sobra ko! Bakit ba? Huwag ka makailam! Pinapakbakan mong babae? Ano ka, binabae? Yung waiter patay yata. Yan kasama noon. Hoy! Kung sino ka man, hindi pa tayo tapos! Hindi ako makukulong! Pagkikita pa rin tayo, hindi pa ako tapos sa'yo! Sige na, lakad! Hindi naman nila ako pwede ikulong ng matagal dito eh. Kaya yung mga tanong ninyo, baliwala yan. Sabi ko sa inyo, hindi ako makukulong na matagal dito. No comment ako sa mga tanong ninyo. Ang kausapin nyo na lang, itong abogado ko. Huwag malikot. Lumipat na natin! Puro news eh. Sabi, what? Madaming nakabikini doon. Huwag kang magulo. Look, kumalembang, may tao. Inday, tingnan mo nga. Look, ako na lang. The suspects, both in their early 20s, barge into the establishment and disarmed the guards before they announced the holdup. They then proceeded to... Look, YL! Anong YL? Young lady! Before they could make good their escape,
An alert plainclothes policeman across the street noticed the commotion. As good evening. Were leaving, SBO4 Dan Cuevas of the Western May problema Police ako eh. Kung gusto mong magbakasyon sa amin, huwag ngayon. Nagkasamaan kayo ng loob ng itay mo. Hindi magandang tingnan niyo kung matutulog ka sa amin. Baka isipin ng itay mo, inaswang kita. Uy, ano naman ang masama doon? Biyudo naman kayo. Dalaga naman ako. Oy, oy, Carmina, huwag ka magbibiro ng ganyan. Halika, baba na. Ano? Wala ka ba talagang gagawin? Hindi mo ba nakita nag-bail out siya kagabi sa TV? Alam mo, parang nakaloko nga siya eh. Ikaw ang pinagtatawanan nun. Pwede ba, Carla? Huwag mo akong kulitin. Alam ko naman ang gagawin ko eh. Di mo ako kailangang gatungan. Kung wala si Maestro Toribio... Maestro Toribio? Puro Maestro Toribio na lang kayo eh. Dahil kung wala po siya doon, eh baka napatay na ako sa bugbog nung gagong yon. Nung makuha niya yung barel, akong una niyang pinaputukan. Alam mo ba yon? Alam ko. Hindi naman ako gago eh. Lasing ka lang. Dahil kung alam mo, ba't wala kang ginawa? Takot ka, ano? Anong takot? Pwes kung hindi ka takot, iganti mo ako. Bago mawala itong mga pasa sa mukha ko at sa katawan ko. Pwede ba, Jerry? Turuan mo ng leksyon yung gagong yon. Bakit, Carla? Ano ba magpapaligaya sa'yo? Kailangan bang ialay ko sa paanan mo ang ulo ng tarantadong yon? Bakit? Kaya mo ba? Kayang bigyan ng katarungan ng gun club na ito. Ang waiter na walang awang binaril at pinatay ni Joselito Gomez. Sino ba naman siya kung ikukumpara natin doon sa mga halangang kaluluwa na pinatumba na natin? Nakapag-desisyon na tayo. Dahil alam natin na malulusutan niya kung anumang kaparusahan na naghihintay sa kanya sa korte. Tayo ang katarungan. Tayo ang sentensyador. Markado na siya. Bilang na ang oras niya sa mundong ito. Madadagdag na siya sa mahabang listahan ng mga salot ng lipunan na sinintensya na natin. Sa madaling salita, happy days are here again. Kumusta na pala yung kaso mo? Wala yun. Huwag mo intindihin yun. Eh, paano naman yung lakad natin? Hindi ako pwede ngayon eh. Hectic ang schedule ko. Kung gusto mo, tatawagan na lang kita bukas kung siguradong tuloy ang lakad natin. Pahatid muna kita kay Cesar. Cesar, hatid mo muna si Grace saka ka tumuli sa bahay. Papawas. Okay? Dito. Bakit? Sana hindi ka na nagpiyansa. Mas ligtas ka pa sa loob.
hindi ko ipalilibing si Joselito. Hanggat hindi ko nasisigurong patay na rin ang tao o mga taong pumatay sa kanya. Major, ano balita? Problema. Seryosong problema. Maupo ka nga muna. Puka! Ano bang problema yung pinoproblema mo? Problema ng grupo. Yung minister ng mga bata, si Joselito Gomez. Anak pala ni Don Miguel. Sino namang Herodes yun? Isang leader ng sindikato. Mahirap banggain, Jerry. Ah, Major, wala naman tayong planong banggain siya. Binangga na natin. Pinapatay natin ang kanyang anak. Hindi niya alam na tayo nagpa-master. Sa ngayon, oo. Pero paano bukas? Sa maglawa. Jerry, meron galamay si Don Miguel. At kapag natuntun niya mga bata, natitiyak kong sasabog ang grupo. Relax ka lang, Major. Jerry, hindi tayo pwede mag-relax. Dahil hindi titigil si Don Miguel hanggat hindi niya napaghihiganti ang kanyang anak. Yung ba problema? Makakaganti siya. Pero hindi tayo magagantihan. Huwag ka na mag-alala, Major. Huwag mo nang problemahin yan. Are you leaving, Major? Yeah. Hi, Carla. You're looking great. I'll see you around, eh? Sige, Major. Ano naman ang pag-usapan nyo? Tungkol ba kay Joselito Gomez? Na kung paano ka naunahan ng kung sinong Poncio Pilato sa pagpatay din sa gagong yon? Carla, alam mo kung anong talagang makakapagpaligaya sa akin? Yung talagang malulubos ang kaligayahan ko. Ano? Ang talian ng adobe ang mga paa mo. Ihagis ka sa gitna ng swimming pool na yan. At panoorin ka nagkakakawag habang nalulunod ka. Bakit? Kaya mo ba? Corona. Corona for the Queen. Suot mo. Suot mo. Oh. Okay, Jay naman. Look what's going to happen with this. Hanky! I'm going to squish it to my palm. There. Whoop! Ano kaya mangyayari dito? Ngayon, titigil natin. Ititigil natin kay Lolo! Whoop! Lolo, magpukupukin, ha? The hanky became an egg. Wala tayong magagawa. Kaibigan natin si Maestro Toribio. Itinuturing ko nga siyang parang nakakatandang kapatid. Pero kailangan natin ng isang taong pagbubunto na ng galit ni Don Miguel. Wala akong maisip kundi si Maestro. Siya ang pinakamadaling i-setup o i-frame up sa kasong ito. Dapat niyong maintindihan na naging desisyon ko. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Malaking iskandalo kapag sumabog ang balita na tayo'y isang grupo ng mga vigilante. Pero bakit si Tor ang isang sakripisyo pa natin? Nag-iisa si Maestro. Marami tayo. Iligtas natin na nakakarami, Pete. Kahit na nakararami ang nagkamali, ang may kasalanan? Pete, ang nakararami tayo. Tayo nililigtas natin. Naghahabol tayo ng oras. Sabihin ninyo lahat ang dahilan, hindi pa rin tama. Ipahamak kayo sa kaibigan. Wala tayong magagawa, Pete. Si Maestro lang ang maaaring tumubos sa kasalanan natin. Naku, nag-out of town po si Papa eh. Dinalaw po niya yung mga kaibigan niya sa perya. Pwede kayang iwan na lang namin sa itong mga baril?
Naku, ang bilin po ng papa ko pag may mga dinala pong mga barel, pabalikin na lang po pagdating niya. Ganun ho ba? Sige po, wala pong problema ron. Ibabalik na lang po namin. Pero, meron po yatang isa pang baril dito si Mr. Del Romano. Pwede po bang pakicheck lang? Sige po, titingnan ko po sa shop namin. Pwede po kayong maghintay sandali? Oh, sige. Okay, sige pwede. Po. Excuse me. Upo lang po kayo dyan. Okay, thank you. Ayusin mo, baka bumalik na yun. Eh, maestro, isa lang naman talaga ang gusto kong malaman, eh. Ano yun? May plano pa ba kayong mag-asawa ulit? Ipagpalagay natin, Mayron. O, eh, ano ngayon? Eddie, magpipresinta ako. Carmina, umandar na naman yung kapilyahan mo. Maestro, hindi ako nagbibiro. Hoy, Carmina, huwag kang ganyan. Baka makita tayo ng itay mo. Uy, anong sama nun? Mabuti nga yun ang makita na tayo ng magiging biyanan mo. Biyanan? Carmina, para tayong mga sirkero niyan. Uurong ako, susulong ka. Eh di huwag ka nang umurong para hindi na ako susulong. Carmina, hindi mo naintindihan eh. Para tayong langis at tubig, kahit kailan hindi mo pwedeng paghaluin. Pare! O pare! Oh, ayan na. Hingin mo na ang kamay ko. Dali! Carmina, huwag kang ganyan. Malapit ako matunaw dito. Tay? Ha? Merong sasabihin sa inyo si Maestro. Ano yung pare? Hindi ba tayo mag-iinuman? Ah! Oo! Binabili ko yung mga bata ko ng pulutan at drink. Ayaw ba ng biro at pasama yung mukha mo? Hindi pare. Pinanood ko lang yung mga sirkero mo. Ang gagaling. Ah, pare. Siguro mga tatlo o apat na araw na lang kami dito. Pagkatapos, lilipat na kami sa Batangas. Buti lang at nabanggit mo sa akin, pare. Para alam ko kung saan ko kayo susundan. Umpisa na natin ang inuman. Lumalalim ang gabi. Maestro! Oh, tingnan nyo dyan sa may cabinet. Andyan dyan lang yan. Flores! Sir! Tingnan mo dun! Yes, sir! O, Galvez! Sir! Halukugin mo yan! Yes, sir! Sarge! Ito yata ang hinahanap natin! Sige, dali na yan! Ang lolo. Gising! Mapulis kami! Layo! Bakit ho? You're under arrest for the killing of Joselito Gomez. Ha? Wala akong kinalaman dyan. Ang mabuti pa sumama ka sa amin ng mahusay at walang mangyayari. Oo, sasama ho. Diga! Layo! Pare! Mangiging, nakapatay pala si Maestro eh. Wala naman siya pinapanggit sa akin ah. Good afternoon, sir. Maestro,
Buti na lang natagpuan ako ni Dayan. Ano bang problema? Ito. Suspect daw ako sa kaso ni Joselito Gomez. Ewan ko ba kung paano nangyari yan? Basta nakita nila sa bahay yung baril ni Gomez. Ano ba status? Katatapos na ako na magbigay ng statement ni Mr. Rosal. Pakikuha lang ho at inyong pirmahan. Maestro, excuse us. Pa? No! Sir, di sapat ang ating ebidensya. Available ang kaso. Sige. Maestro, hindi solid ang kaso laban sa'yo. Aba, dapat lang. Kilala mo naman ako. Hindi ako basta-basta gagamit ng baril para patayin ang kaaway. Dalawang bagay ang pinangahawakan nila. Una, yung baril na nakumpiska sa loob ng bahay mo. Aba, yung baril na yan, kahit minsan ay hindi ko pa nakikita. Kunan man yun ng fingerprint, wala kayong makikita ang bakas ng kamay ko. Pangalawa, yung pagkipag-away mo kay Gomez sa loob ng disco. Maestro, pasamantala, wala akong magagawa dyan. Pero makakalabas ka. On bail. Mabuti niya kaysa pagpiyestahan ako ng mga surot niya sa kulungan. Kaya lang, ikaw pa rin ang primary suspect. Okay, maestro. Salamat, Rolly. Okay. Paalala lang ho, Mr. Rosal. Konting ingat din. Kung kayo ho'y magbe-bailout, baka kayo mapahamak. Ang gusto niyong sabihin, paglabas ko rito, markado na ako. Ganun na nga ho. Look, okay lang po yung markado. Kaysa sa surot, gagalisin pa kayo. Ano ba talaga nangyari, pa? Maliwanag na ifiniframe up nila ako. Wala akong kinalaman doon sa binibintang sa akin na patayan. Wala naman pala kayong kinalaman eh. Mapapatunayan niyo naman yun, di ba? Ang inaalala ko, kayo ni Darren. Baka madamay pa kayo. Hindi bali ko ako lang. Anong iniisip niyo ngayon, pa? Kaligtasan niyo ni Darren. Darren? Bang! Patay ka, lolo! Sino nagsabi siyang pwede mo paglaruan yan? Sorry, pulo. Akala ko kung pwede. Pwede kong laro ang baril. Pero ito, totoo. O, pulo. Huwag na huwag mong pakialaman ang mga baril dito, ha? O, pulo. Darren, tumitigas na ulo mo. Baka tumaka ka sa akin! Gumawa ka ng paraan. Kapag may nabakanteng Class A chapel, ilipat mo kami ron. Alam na ho sa office yun, Don Miguel. Bukas ay lilibingin na sa Chapel B at dun ho namin kayo ililipat. Gawin mo agad. Imposibleng tumagal kami dito. Hindi ako makapagtsatsaga sa maliit na kapilyang yan. Oo, sir. Sigo, sir, babalik ho muna ako sa office. Good evening, sir. Sir. Anong balita kay Toribio? Nirelease din daw ho, sir. Dahil hindi matibay ang kaso laban sa kanya. Ayokong nakaburol ng matagal si Joselito. Pero ililibing ko lang siya kapag naitumba na si Toribio. Kami ang bahala sa kanya. Dapat. Bago maisang papasak korte ang kaso. Sir, baka wala naman siya talagang kinalaman sa nangyayari. Siya ang huling nakaaway ng anak ko. Sa kanya nakuha ang baril ni Joselito. Hindi na tayo dapat magduda pa. Hanapin niyo siya.
Darren? Po. Lolo, sorry po. Hindi ko na po lalaroin lahat ng baril niyo po dito. Promise. May panahon para turuan kitang humawak ng baril. Para sa proteksyon mo at ng tita Lisa mo. At para ipagtanggol mo ang lolo pag uugudugod na. Opo. O, embrace mo ang lolo. Tumawag si Jerry at si Major eh. Hindi rin makakarating. Hindi bale. Kamusta ba yung problema mo? Ito, problema pa rin. Ako pa rin ang suspect. Paano? Tutuloy pa rin ba natin? Andito na rin lang tayo. Dituloyin natin. Paano? Depensa raw tayo eh. Oh, body-body uli. Kayong dalawa. Doon. Ito ang baril na binabana sa atin. Thank you.
mga takbuhin squad pala ito eh. Ayan ang mga anino ninyo. Hinahabol kayo. Takbo! Maestro. Hi, Diane. Pete. Ang balita ko'y meron nakasingin sa War Games kanina. Buti na lamang wala na disgrasya. Oo nga. Alam ko si Don Miguel na may pakanasan nangyari kanina. Ang hindi ko alam, sinong umiipit sa akin para pag-initan ako ni Don Miguel? Nakaaway mo si Joselito Gomez, hindi ba? Tama ka, Pete. Pero sinong pumatay sa kanya? Hindi ako. Ako nga lang ang pinagbibintangan. Kaya pa ako ang nasa hukay. Sino merong motibo para patayin si Celito Gomez? Marami siyang katraso. At kung sino man siya, naisip niya na madali kanyang i-frame up dahil may alitan kayo. Libre siya. Ako ang nakasalang sa apoy. Ang problema kasi, madali nilang napaniwala si Don Miguel na ikaw talagang pumatay sa anak niya. Kaya, mag-ingat ka. Hindi titigil ang iyong kalaban. Kailangan malaman ko kung sino ang umiipit siya. Rolly, baka naman may nalalaman ka. Ikaw, Pete. Kung sakaling makatisod kayo ng impormasyon, ipaalam naman niyo sa akin. Simula pa lang ito. Hindi pa nga lang nila nahukay ng gustong libingan ko. Pero pa, ilang araw ba talaga kami doon kina Kuya Raymond? Hindi pa natin alam. Mabuti na yung nag-iingat. Ligtas kayo, Ron. Hanggang hindi natapos ang problemang ito, doon muna kayo. Ibig sabihin, kayo lang mag-isa dito, pa? Eh, ganun na nga. Inday? Aalis na kami! Inauwi ko muna si Inday. Kaya ako nang bahala rito. Bang! Ayan ka na naman. Darren, huwag kang magulo doon sa mga Tito Raymond mo, ha? Opo, lo. Be good boy. Opo, lo. Opo, lo. Baka umandar na naman yung kakulitan mo. Di po, lo. Di po, lo. Pero paano kayo? Mas mabuti pang sumama na lang kayo sa amin kina Kuya Raymond. Susundan lang ako doon ng gulo. Pati mga Kuya Raymond mo, madadamay. Basta mag-ingat lang kayo, pa. Halos wala pang isang araw ang pagitan. Talagang hindi yata ako titigilan. Pero ang hindi alam ni Don Miguel, mali ang target nila. Pa, bakit hindi ka humingi ng tulong sa pulis? Inireport ko na ang mga nangyari. Kinausap ko pa nga si Major Valerio, yung kaibigan kong opisyal ng pulis. Pa, kapatid nyo nga ako. Ano ba talaga ang sitwasyon? Ano pa? Di malinaw na nasa peligro ang buhay ko. Pwede naman natin tawagan si Kuya Rolly sa LA. O kaya tawagan natin si Kuya Raul sa Cebu. Pa, siguro dapat malaman nila yung mga nangyayaring ito. Mag-aalala lang ang mga yon. Buti pa kaya eh, huwag na niyo ipaalam.
Lalong-lalo na sa Ate Linda nyo. Alam niyo naman, napaka-nerbiyosa noon eh. Anong pinaplano niyo, pa? Well, stay alive as long as I can. Yan lang ang dapat kong gawin. Basta alam kong ligtas sina Lisa at Darren, makakakilos ako ng gusto ko. Raymond, ikaw na muna bahala sa kanila. Sure, pa. Iwasan ko sila hanggang makakaya ko. Pero may kasabihan nga ang matatanda. Kapag ginalit mo ang maamong tupa, para mo na rin ginising ang natutulog na dragon. Pareho silang maninibasi. Anong iniisip mo ngayon? Paglalaylo muna ako. Doon ako magtatago sa peryahan ng kumpare ko. May tutulong ba ako sa iyo, maestro? Sabihin mo lang kay Major Valerio na alalayan ang kaso ko. Kung may bagong development, kontakin ako. Gagawin ko yun. Jerry, maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Don't mention it. Maestro, ingat ka lang. Danny. Boss. Baka hindi pa alam ni Don Miguel kung saan magtatago itong si Maestro. Buti siguro yung timbre mo. Hoy, bilis ang kilos dyan! Malbilis bilis! Pare. O pare. Napasagsag ka yata. Tanghaling tapat. Eto at pinapaayos ko na itong periyahan at na makapagsimula na kami. Pare po, di ba? Dito muna ako kahit mga ilang araw lang. Bakit? May problema ka ba? Kailangan ko magtago, pare. Akin ang susi at nang mailipat na yung jeep. Boss, ako na hong magtatabi dito. Ha? Aabot ka pa sa preno? Ako hong bahala, aandar yan. Huwag mong ibabangga, ha? Butas-butas na nga yan. Sige, kayang-kaya ko yan. Mga bata, buhatin niyo ako. Ingat, ha? Oo, huwag kayo mag-alala. Akong bahala dito. Maestro, may problema ho ba? Huwag mo intindihin yun. Carmina, kung may mangyari man at mawalan ako ng pagkakataong pasalamatan ang iyong itay at ang mga barkada ko dito sa perya, pakisabi nila sa kanila, sila ang pinakamabuti kong kaibigan. Pinakatapat. Ano ang pinagsasabi ninyo? Baka ito na ang huling pagdalaw ko sa inyo. Akala ko pa naman matutuwa kayo sa ibabalita ko sa inyo. Bakit? Ano yun? Meron kasi akong bagong manliligaw. Kasing edad ko.
At sa tingin ko, parang... parang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Dapat. Magkabagay kayo. Hindi tayong dalawa. Carmina? Kasi, sa pakiramdam ko, parang... parang kayo pa rin ang type ko. Ayang ka na naman. Hindi. Biro lang. Pag nagkatuluyan kayo, pwede ba ako maging ninaw? Anytime. Doon, puro armado. Ha? May mga lalaki doon, mga armado. Pare. Oh, iwanan mo na kita. Sige. Ingat ka. Pare, ingat ka. Marami ba sila? Hindi ko alam eh. Pero mahaba ho ang dala. Mataas pa ho sa akin. Ba't itataas sa'yo eh? Unano ka. Saan si Maestro? Wala dito. Saan siya? Eh, ayaw ko po. Ako. Maestro, nandun po. Naku, come on, take mo lang habutan. Andun! No, ano yun, no? May putukan. Halika, tignan natin. Okay. Thank you.
Sabi na. Kailangan tapusin na natin si Maestro. Mahina pala itong mga teritoryo ni Don Miguel. Dapat unahan na natin sila. Jerry, hindi na pag-usapan ng grupo yan. Hindi nga. Pero kailangan na natin gawin. Habang mainit pa sa kanya si Don Miguel, naniniwala pa yung frame up. Baka pag nagtagal, malaman ng totoo. Ikaw ang bahala. Pagkakawalan ko naman kung bata. O sige, Jerry. Major, pakisabi lang sa mga bata mo. Siguruhin nila ang lakad na ito. Hello? Leanne? Si Maestro ito. Maestro, kapan pa kita hinahanap? Gusto kang makausap ni Mr. Domingo. Importante raw. Bakit kaya? Walang sinabi eh. Buti patawagan ko. Sabihin ko magkita tayo rito. Sige. Salamat ha. Pupunta na ako riyan. Pare, isang taon na namin ginagawa ito. Isang gun club kami. Isang grupo ng vigilante na palihim. Kami ang nagdidesisyon kung sino ang tutudasin. Ang mga hagad ni Major Valerio, ang mga birtugo. Pete, kahit minsan, hindi mo nabanggit sa akin ito. Ngayon lang dahil sinumpa namin itago ang sekretong ito. Pumapatay kayo ng tao? Kahit papano, di ka man lang kumontra? Ang pinapatay namin ay puro kriminal. Mga halang ang kaluluwa. Walang karapatang mabuhay. Hindi kayo Diyos para humusga kung sino ang dapat mabuhay o kung sino ang dapat mamatay. At kung sinong dapat ipitin sa pagkamatay ni Yoselito Gomez. Pero bakit si Maestro ang isasakripisyo ninyo? Si Jerry ang nagdesisyong ipitin si pare. Iniligtas niya ang grupo. Hindi namin alam na anak pala ni Don Miguel si Joselito Gomez. Kung ganun, mga bata pala ni Jerry ang naglagay ng baril ni Joselito Gomez sa bahay. Ganun nga nangyari, pare. Pinrimap ka ng grupo. Alam ba kung ilan ang nadamay dahil sa ginawa ninyo? Marami na. Mga inosenteng tao. Pero salamat, Pete. Dahil sa iyo, napagtagpi-tagpi ko na mga pangyayari. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Ganon ang pangyayari. Ayan ang plano. So, take good care of yourself. O, paano, Pete? Maraming salamat ulit. Okay. Tunag ka. Doon ka.
kami ng tulong dito, dito po sa may GL Orchids. Papuntang Katipunan, pinasok po kami ng mga taong may mga baril. Hindi ako dapat abutan ng pulis dito. Thank you.
Sir, telepono. Hello. Don Miguel. Si Maestro Toribio ito. Gusto mo ng gera? Maghintay ka. Dadaling ko sa'yo. Ang tapang mo. Ikaw ang may atraso sa akin. Ako ang tinatakot mo. Kung gusto mong magkamatayan pa, para malaman mo ang totoo, pagbibigyan kita. Magkita tayo. Tapusin na natin ito. Saan? Kailan? Hello? Jerry? Sino to? Sino pa? Kundi ang tubang isinasakripisyo ninyo. Hoy, kung sino ko man tarantado ka, wala akong panahon makipaglokohan sa telepono. Si Maestro Toribio ito. Tapusin na natin ang kaululan mo. Marami nang nadadamay. Kung matapang ka, magkita tayo. Nagkamali ka yata ng hinamon, Maestro. Hindi, Jerry. Kayo ang nagkamali. Hindi niyo akalaing lalaban ang maamong tupang ito. O sige, maamong tupa. Kung laban ang gusto mo, call. Pero kung magbabago isip mo, pwede ka pa na maumatras eh. Hindi nakakahiya yun. Pero kung desidido ko na, sabi mo saan tayo magkikita. Hindi magbabago ang isip ko. Kaya hindi rin ako aatras. Makinig ka. O bakit ka na high blood? Sinong kausap mo? Isang anak ng tupa. Salamat. Maestro. Mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Kung meron man akong tatlong dahilan para mabuhay, isa ka na doon.
Nagsama pa ng marami si Maestro, ha? Dinadaga rin pala. Magandang laban to. Sino mga yan? Wala si Maestro. Hindi po pronta yon. Check na sa likod yon. Ubusin natin muna yung sarap. Bago si Maestro. Telepono si Ernie. Hello, Ernie. Sir, napasubo kami rito. Nagdala ng batalyon si Maestro Toribio. Naayos nyo na ba? Malamang ho. Hindi makakaligtas yun. Matindi ang labanan dito. Siguraduhin nyo na lang.
Condolence, Don Miguel. Diba! Diba! Wala susunod! Sir mo! Buksan mo! Kajo. Sundan mo. Ikaw na lang. Ano ako? Loko-loko. Habulin mo. Pagmoko nila dito. Nasaan tayo? Dito magwawakas ang giyera, Don Miguel. Dito mo rin malalaman ang katotohanan. Papatayin mo ako. Tulad ng ginawa mo sa anak ko, ganun ba? Hindi ko pinatay ang anak mo. Pero pag hindi ka tumigil ng pangungulit, ganun na mangyayari sa'yo. Baba! Paano akong bababa? Itinali mo akong parang baboy dito. Sa ginawa mo sa akin, pasalamat ka. Baboy pa rin ang trato ko sa'yo. Ayos na. Pakahinga na tayo ng maluwag yan. Oo, wala nang problema. Sa mga oras na ito, timbog na siguro si Maestro. Sa dami ng tirador na pinalusob mo, ganun na nga mangyayari. Eh, bakit nauwi sa ganito lahat? Kinakalaban na natin ang harapan si Maestro. Siya nagamon sa atin. Siya ang nagdeklara na talo-talo na tayo. Eh, bakit pati si Pita Damay? Ang usapan natin, i-frame up si Maestro. Yun lang. Dumapakari at makinig. Jerry! Lumabas ka dyan at mag-usap tayo! Si Maestro yun. Major ang mga baril. Ano, Jerry? Lumabas ka na riyan! Milagro, boy, patong matandag to. May anting-anting yata. Ano ba? Lumabas ka na riyan! Huwag ka na magtago sa loob ng mapanghingsayan ng lola mo! Hoy, Toribio! Hindi kita pinagtataguan! Ano ba pinagbubutok ng butyo mo? Naghudas kayo sa akin. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Pero inipit niyo ako sa pagkamatay ni Joselito Gomez. Pasensyahan na lang tayo! Major, akin na yung baril. Anong pasensyahan? Alam ko kayo nagpapatay sa kanya. Oo! Kami nga nagpapatay! Narinig mo? Inamin na. Natural lang naman siguro na iligtas namin ang sarili namin. Sa'yo mainit si Don Miguel. Hindi naman sa amin eh. Mali! Sa inyo na ngayon mainit si Don Miguel. Dahil alam na niya ang totoo. Eh, paano naman malalaman ang gagong yun? Ayan, tinawag ka pang gago. Jerry! Kahit wala kang loudspeaker, sa lakas ng boses mo, tinitsa ko sa'yo ang alam na niya. Mabuti nga malaman niya eh! Para maisunod ko na siya sa kanyang anak! Major, malakas ang kutob kong kasama nito si Don Miguel. Ngayon, alam mo na kung sino ang kalaban. Tatay ko naman yan parang statwa. Ipaghingganti mo anak mo. Don Baril, kakalabitin mo na lang.
Panata mo! Doon! Sa likod ako. Sige. Thank you.
Wala. Cotamaya. Magandang umaga! Ayan! Hoy, gising! Magpasalamat kang buhay ka pa! Narito ang pampagana! Almusal na! Kung hindi pa, ano pang hinihintay mo? Pasok?